Kamusta mga kabibib? Ang pag-drive sa gabi ay isa sa mga challenging part, lalo na sa mga nag-aaral pa lang mag-drive. Dahil mas mahirap makakita sa gabi kung ikukumpara mo sa araw. Bukod dito, kadalasan ito rin ang oras ng labasan ng mga malalaking truck. O hindi naman kaya ay mas madami ang naaaksidente dahil mas maluwag ang kalsada at bihira na ang mga enforcers. Kaya may mga ilang motorista na hindi na sumusunod sa traffic rules, especially sa mga traffic lights. Gayunpaman, despite sa mga challenges na yan, iba pa din ang vibes na nabibigay kapag magdadrive ka ng gabi. Minsan, nakakawala ito ng stress, nakakapagpa-relax, ang iba naman ay ginagawa pa itong therapy. Kaya naman, sa video na to ay magbibigay ako ng mga tips para mas maging safe at enjoyable ang pag-drive ninyo sa gabi. So kung ready na kayo, simulan na natin to. Okay, dahil madilim sa gabi, obviously, ang kailangan natin ay ilaw. Kaya ang pinakaunang basic na dapat ninyong malaman ay kung ano ang mga ilaw na to, ano ang purpose nila, at kung paano sila ino-operate. So sa video na to, dito muna tayo mas po-focus. Okay, usually ang mga switch po sa ilaw ay nasa bandang ilalim ng manibela, kaliwa. Kapag tinaas po ninyo ito, sisindi na ang tinatawag na park light. Kadalasan, kasabay rin ng ilaw dyan ang inyong dashboard, stereo, at iba pang mga accessories. Kasabay din na sisindi niyan ang inyong taillight. Ngayon, kapag inapakan ninyo ang brake pedal, titingkad naman po yan or magti-trigger ang tinatawag na brake light. Bali, ginagamit po ang park light usually kapag malapit ng dumilim. Ang purpose po nito, hindi actually para makakita ka sa daan kasi hindi naman po yung kalakasan na ilaw. Kung hindi, para makita ka sa daan ng mga kapwa motorista or pedestrian sa harapan at sa likuran, kagaya po nito. O diba mas kita kapag nakabukas ang park light, harap po yan at likuran. Ganito naman ang itsura sa loob ng sasakyan at sa paningin ng driver kapag nakabukas ang park light. So hindi makita ang daan, diba? Kasi ang ginagamit po talaga na ilaw para makakita sa dilim ay ang headlight na low beam. Para mabuksan po yan, itaas mo lang ulit ang switch ng isa pa. Bali ito ang pinaka-recommended na ginagamit dahil may enough range po yan para makita mo ang daanan. At the same time, hindi ka gaano makakasilaw ng mga kasalubong na sasakyan. Kapag pinush mo naman ito, sisindi naman ang tinatawag na high beam. Bali ang ilaw na yan ang talagang nakakasilaw. Ginagamit lang yan kapag kinakailangan. Halimbawa ay sobrang dilim sa daan dahil walang mga suportadong ilaw kagaya ng mga street lights, road lights, at mga raised pavement markers. Kadalasan, magagamit po yan sa mga probinsya or mga zigzag roads na wala pang masyadong ilaw. Pero, kapag may kasalubong ka na, ibalik mo agad sa low beam ang switch para hindi ka makasilaw kasi pwede yun maging cause ng aksidente. Malalaman mo din na nakabukas ang iyong high beam dahil lalabas ang indicator nito sa dashboard or minsan may nagfa-flashing sa'yo. So ito naman po ang way ng pag-flashing. Bali, ginagamit po ito para makipag-communicate sa mga kapwa motorista. Madalas, ang ibig sabihin ng paggamit ito ay para makita ka or para malaman nila na nandyan ka. May mga iba't ibang meaning pa ang pag-communicate gamit ang flashing. Gagawin ko na lang ito ng separate video. Okay, so yan po bali yung mga common na ginagamit na ilaw kapag sa gabi. I-check lang po ulit natin saglit ang difference ng mga ilaw na ito. Bali ito ang park light. Ito naman ang headlight na low beam, high beam, at flashing. Okay, bukod sa mga ito, meron pang ibang mga extra na ilaw kagaya ng fog lights. Depende sa inyong sasakyan, pwedeng magkakaiba ng way ang pag-turn on yan. Although, hindi ko ito recommended sa city driving kasi kadalasan nakakadagdag silaw ito sa mga kapwa motorista. Pero kapag talagang madilim, pwede mo itong maging alternative sa high beam. Meron din po tayong tinatawag na plate light
or ilaw sa ating plate number para mas maging visible ang ating plate number kahit na sa gabi. Automatic, nagbubukas yan kapag binuksan mo na din ang park light. Ang mga sasakyan ngayon kadalasan ay meron ng third brake light. Bali, umiilaw din po yan kasabay ng inyong brake lights kapag aapakan na ninyo ang brake pedal. So, dagdag ilaw po yan para mas makita ka at malaman ng iba na inaapakan mo ang brake pedal. Kapag nasa reverse naman ang iyong gear or aatras ka, iilaw naman po ang tinatawag na reverse light or backup light. Kulay puti po yan para kapag aatras ka, mas makikita mo ang kalsada. At the same time, para malaman din ng iyong nasa likuran na aatras ka para makapag-give way or makapag-prepare sila. Bali, ganito po ang makikita mo sa likod kapag ilalagay mo sa reverse ang gear. O diba, mas lumiliwanag? Hindi rin mawawala dyan syempre ang mga signal light. Turn left. Turn right. At ang hazard. Bali, sa gabi, kadalasan ginagamit dyan kapag ikaw ay naka-idle or nakahinto saglit sa isang tabi para makita ka ng ibang motorista. Gagawa din ako ng separate video about sa hazard kasi interesting topic din po yan. Sa loob naman po ng sasakyan, meron tayong tinatawag na courtesy light para kung sakaling kailangan ninyo ng ilaw dahil may hahanapin kayo or anything, so yan po ang pwede ninyong magamit. Minsan naman, may mga built-in accessories ang ibang sasakyan na pandagdag liwanag sa kanilang interior. Ang iba naman ay sadyang nagpapa-install nito. Pero ang iwasan lang po natin ay yung mga nakakalito na ilaw kagaya ng mga blinking brake lights or pagbago ng kulay ng mga ito, especially ng mga headlights. Kasi bukod sa nakakalito, ito ay bawal or violation po at pwede kayong magmulta ng 5,000. Speaking of violation, bawal din po dyan yung mga defective lights or mga hindi gumaganang ilaw, especially sa headlight at brake lights. Kaya lagi ninyong i-double check ang inyong mga ilaw kasi baka mamaya meron ng isang hindi gumagana or pundido na. Madalas, sa mga expressways, madami ang nahuhuli sa ganyang violation. At again, 5,000 po ang multa niyan. Okay, so yan po ang mga basics na kailangan muna ninyong malaman bago kayo mag-drive sa gabi. Kasi, the more na naiintindihan ninyo ang meaning ng mga ilaw na ito, the more na mas nagiging ready kayo at the more din na mas nagiging safe ang biyahe ninyo. Sa part 2 ng video na to, more on driving tips naman sa pag-drive sa gabi ang ibibigay ko. Kaya abangan po ninyo yan, ha. So hanggang dito na lang po muna. Sana matutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutang i-like at share to. At i-follow na rin ako sa FB page ko. Until next time mga kabib, mag-abang lang at mag-subscribe.